What's up mga Kapinoy Tech? So nagbabalik na naman tayo. So mayroon tayo ditong cordless drill from Lazada sa halagang 1,419 pesos. So sulit nga ba? Tara, subukan natin. So eto na yung cordless drill natin. Mapapansin nyo, medyo maliit yung packaging nya. Buksan natin. So, ito yung attache case. So, medyo maliit siya kumpara dun sa Makita, Dewalt, so mga branded na items. So, ito medyo maliit. Maliit siya tingnan, pero tingnan natin yung loob. Ayan. So, may manual. Merong dalawang battery at isang charger at ang ating cordless drill. So ito naman yung ating battery. So hindi siya ganun kabigat. At okay din naman, medyo elegante yung itsura. So ito yung charging port niya. Hindi tulad ng ibang mga cordless drill na isasalpak mo lang yung battery. So ito yung mismong battery, merong pinaplug na charger. So ito yung battery niya. So nakasulat is 21 to 98 volts. Check naman natin yung drill. So para sa akin, medyo magaan siya ng konti. Kumpara dun sa ibang cordless drill. Tapos yung size niya, para sa akin, kasing size niya yung Bosch na 12 volts. Pinagkaiba lang talaga nito is yung battery. So may defect siya. Ayan, kung napapansin niyo. So, hindi umiikot yung pinipigilan natin. Tingnan niyong mabuti. Kalibas. At nalooban pa. Ipalitan muna natin ang battery. So expect na natin na yung battery na nakakonect dito is malulobat ka agad. Siyempre, sa tagal niya na hindi ginagamit o naka-stock lang. So ayan, palitan muna natin. Ayan, so kung mapapansin nyo, ayaw humatak. Pero nung nilagay natin sa number 2, humatak siya. So may defectong item na to. Ayan, malakas naman. Kaya lang medyo may defect siya. So nung diniin yung ating pinakakambyo niya o yung speed switch ng speed, pag dinidiin, so gumaganda yung hatak niya. So parang medyo medyo may naglulos, parang ganun. Pero gumagana naman siya. Ayan. So gumagana na. Basta idiin lang yung pinakakambyo niya. Ayan. So dahil minor lang naman yung issue, so napag-desisyon na namin na huwag na lang isole. So pwede naman namin itong gawa ng remedyo. Kasi gagamitin na rin namin itong cordless drill na to sa pagkisame. Saka sa paggawa ng mga cabinet. So hindi na namin ito susole. So ito yung manual niya. Ayan. So hindi ko na babasahin. Malaki nito, parang bush nila. Ganyan ang kalaki yung bush na, pero maliit, hindi ganyan ba talaga. So yung design ng cordless drill na to,
bags para sa akin is maangas. Saka maporma. Tapos ano ba is maganda siya overall. At may indicator pa ng kanyang charge. May ilaw din. Para kapag mag-i-screw ka sa madilim is kita mo yung marker. Ayan. So, meron din siyang selector para sa screw. Kung saan may limit, pwede mong iset yung limit. Kung nakita mo yung may number na 1 hanggang 17, I think. At meron din itong drill function. At meron ding hammer. Ayan. So, susubukan natin mamaya yung mga function na to kung kaya ba? O sulit ba? So kapag nakawan, expect na natin yung mabagal pero makisig. Pag number 2, medyo mabilis yung speed niya pero hindi siya ganun kakisig. So bago natin i-test, i-measure muna natin yung bultahe ng battery sa kanan charger niya. Kung talagang totoo ba yung naka-advertise o nakamarka sa cordless drill na to. Tara! So, ito pala yung charger at battery kapag nakakonek. So may ilaw siya na red kapag nag-charge at may green naman kapag full charge na. So mayroon tayo ditong tester. So susukuatin natin yung bultahe ng ating battery. Kung talagang 36 volts nga siya. Set natin ng voltage, then DC. Ayan. Susukuatin natin. So ang bultahe ng battery is 19 volts. So yung na naka-indicate na bultahe sa ating battery is false advertisement. So hindi talaga siya 36 volts. So 19 volts lang siya. So ito ay marketing strategy lang ng ating mga kaibigang Chino. So 3 ampere hours nakasulat. So subukan din natin sukatin. So set natin ng amperage. So DC current. So sukatin natin. .482 amperes. So 482 milliamperes. So hindi rin siya 3 ampere hour. So ayan. Hindi siya 3 ampere hour at hindi rin siya 36 volts. So atin naman natin yung charger natin. Kung ilang volts ba ang nilalabas nito. .20 or 21 volts. So sapat na yun para i-charge yung ating 19 volts na battery. So hindi talaga siya 36 volts kasi yung charger natin is 21 volts lang din yung kayang ibigay. So nakasulat naman sa charger natin is 21 to 90 volts. So ayan. So, sa halagang 1,500 pesos, sa tingin ko hindi na rin naman tayo lugi kasi magagamit din naman tong item na to. Ayan. .488 dun sa bagong charge na battery. So, hindi talaga siya 3 ampere hour. So, subukan naman natin yung kakayanan ng drill na to. Lakas.
So para sa akin malakas din siya. So mahihihalin tulad ko siya dun sa mga cordless drill na Bosch na 12 volts. So kung ano yung power niya is almost ganun din siya. So magkakatalo na lang sila sa ibang piyesa tulad ng battery, saka yung mga gearbox, chassis, or whatever. So para sa akin yung power ng motor is katulad siya ng 12 volts na Bosch. So kung mapapansin nyo, yung parte na naglo-loss yung switch ng gear. So nilagyan na lang namin ng masking tape para hindi mag-loss. So subukan naman natin yung hammer function niya. Magbubutas tayo ng biga ngayon. So ang gamit natin na drill is 1/8 na pambato, para sa black screw na 1/8 din. So ayan, mapapansin nyo, lumuluwag siya. Pero kunting higit lang. So kaya naman yung butasin yung ating biga. So sa tingin ko sadyang matigas lang talaga yung biga kasi medyo napakatanda na nitong bahay na kinakabitan natin ng floodlight. So ayun. So kaya naman yung bumutas ng simento lalo na kung mga palitada lang. So pagdating naman sa capacity ng battery, so hindi siya ganun mabilis maloba. Matagal din siyang nagagamit. So syempre dalawa naman yung battery niya. So advantage na rin, nakacharge siyang isa. Pero kung kukonsume yung battery partially continuous, konting time niya, tumatagal din siya ng 1 to 2 hours. So overall, I think over 5, mga 4 star ang drill na to para sa akin. So nagagamit naman siya. So kung pang kisam eh, pang cabinet, pang screw, so recommended to. Pero kung pang bubugan, so not recommended. Well, tip ko na lang sa inyo, huwag nyo na lang ipahiram para mas tumagal ang gamit na to. So yun lang. So salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para sa aking bagong mga videos.